Easy, pero welcome guys dito sa Winning's Page. This is our official coverage of DPCC 2021-2022 Tour 1 Division 1. Ating laban is T1 versus Nigma Galaxy. Samahan nyo kami for this best of 3 na laban. Kami po yung magiging shoutcaster nyo. I'm Dayanara and I'm with Ate Mo Ishi. Pero hello Ate Ishi, ako na ba'y naririnig mo? Yes, ikalawang baso, ayan. Kamusta naman? Yes, rinig na rinig. Ang bakasyon, kamusta naman? Uy, grabe naman. Okay naman, masara. Alam mo ba, yung faith news ako noon, kala ko pupunta ka na ng Pilipinas. Kasi nagtanong ako sa'yo, makikichismis na nga lang ako. Hindi pa ako na-replyan. Sabi ko, uy, saan punta mo? Kasi kala ko, uy, talaga siya na Pilipinas. Siyempre, totoo na kami dito. Hindi sumagot, guys. Pero effective yun, ha? Huwag ka sumagot. Kasi umasa kami, nauuwi ka pa din, eh. Seryoso? Hindi ba ikaw kasama ko? Hindi, sa PNX bet pala ako nagkakas noon. Kasi, ano sabi ko yata kala Kuya Reb. Ah. Ayun, yun na, sa... Dito lang, sa US lang, sa Chicago lang din. Ibang state lang din yung pinatahan. Okay. Fake news. Pero guys, kaya po tayo na-delay. Meron pong PC issue si Poloson. So, pasensya na po. Dapat 3 tayo magsa-start. Nabot tayo ng 3:20 dito. Pero at least, okay naman na sa ngayon. Mga sir, ayan, nagda-draft na sila dun sa may ating feed. Pero eto, bago natin tingnan or mapunta doon sa may draft, pasalamatan muna natin yung ating mga sponsors. Unang-una, SteelSeries. Meron silang bagong labas, guys. Yung SteelSeries Pro 7 Plus Wireless. Check out nyo na yan sa Shopee or Lazada or sa mga official stores ng SteelSeries malapit dyan sa inyo. And eto, yung ating laban, guys, is available po sa PNX Bet. Sa mga gusto pang humabol, please do use our registration code Lupon WXCN. Siyempre guys, bet responsibly po tayo dyan. And siyempre ang pambansang laptop, uy, Predator. Enjoy your next Dota 2 game anywhere and anytime with Helios 300. Get yours at Predator Concept Stores or any authorized reseller near you. Hashtag It Lies Within. And eto guys, yung suot ko po sa ngayon. Mm. And yung suot ni Ishi is available din po sa D Armory. Pwede nyo nang i-check out yan dyan. Samahan nyo na ng mga jerseys, ng mga Civil War teams natin, Salam Golems, Genius Hunters, 150 Blowers, lahat yan nandyan. Search lang po sa Shopee D Armory or sa Facebook D Armory by Lupon. Napadala na ba yung ano mo, Ishi? Yung real carries mo? Kasi hindi ka mawawala dyan eh. Sana nga eh. Pero wala pa naman akong news kay President Genius Hunter. Kaya Eric kay Otak. Pagka nagpapadala dyan, mula Pilipinas, sadalin dyan, gano'ng katagal yun? Ay, hindi ko alam eh. Pero hindi, siguro 1 week or 2 ata. Mabilis lang. Yeah, pinapa-LPC yata ni Eric eh. Di ko alam eh. Okay, pero at least mabilis lang. Kasi para ka lang nagpa-Shopee delivery nun, para ka lang umorder, diba? Inabot ng 1 week. Mabilis po, tida, ibang bansa pa yan. Pero guys, hindi po postponed yung laban. May mga nababasa ako nagtatanong, hindi po. Tutuloy po yung laban, nandyan na po si Poloson. And kumpleto na po, nagda-draft na po sila sa ngayon. Pero syempre may 5 minutes delay tayo dito sa ating feed. Pero kasabay natin yung Twitch, guys. Syempre, official broadcaster tayo. Pero bet muna tayo, mga sir. Ayan. Si Ishi ang pagde-decisionin ko, wag ako. Ay. Ano ba? Paano ba kayo nagbe-bet dito? Like, per game o kahit series anong na? Gusto mong tayaan. Oh, syempre. Game muna tayo, game. Game one. Game. Mahirap to mag-bet ng game, ma'am. Di pa natin nakikita yung draft eh. Pero, syempre, doon na tayo sa T1. Ay, magandang makaisa na agad yung T1 dyan. Mm-mm. May free bet, oh. Ay, oo. Mayroong free bet sa PNX bet, mga sir. Pwede nyo i-check yung mga how much? PNX bet. Yan na muna yung taya mo. Grabe. Sarap. Si. Ay, bakit naupos na i-balance natin, Ishi? Nung huling kas ko. Bumalik ko sa inyo. Huling kas ko, 8K pa to. Bakit 1K na lang ngayon? Sino ba yung mga nag-cast last time, Dayan? Ay, may napagulong daw si
boss ano daw, di ko na itutuloy, pero siya daw. Oo, malakas tumaya yun, malakas tumaya yun. Yun yung pagbinigyan mo ng pondo, all in agad eh. Oo. Tapos easy request lang kay Kuya Nick, di ba? Ganun ka basic. Pero eto, punta na tayo dito sa may draft natin. Ishi, best of three na laban. This is the game number one. And meron ng mga first two picks. Ayan, meron ng mga picks yung both sides for the Radiant side or sa side ng NGX, Ember Spirit and Keeper of the Light. T1 naman is etong Trent. Nilabas na agad nila etong Ember Spirit, no? But at least, secured nila yung Kotol. Diyos ko, sobrang dalang makalusot ng dalawang yan. Yeah, and I think dito sa Division 1 ng Southeast Asia, si Keeper of the Light yata yung highest pick so far. I think he was picked 5 times na dito sa ating first week. And then going into the second week ngayon, pang-anim na to, syempre, kung sakali. Pang-anim si Keeper of the Light. 55% win rate, di na masama, di ba? Above half. Saka ano din eh. Regular combo yan, no? Talagang Kotol saka Ember. Ayan. Totoo. Tsaka yung Ember Spirit ngayon, ang ganda rin ang win rate niya. 45.52% win rate yung Ember Spirit. Still decent pa rin naman siya. Tsaka yun nga, nasamahan ng combo niya, which is Keeper of the Light. Kasi ang Ember Spirit na carry, isa sa mga problem talaga niya is yung mana eh, di ba? Pagka mid, kaya niya namang isustain yung sarili niya because of the bottle, maya't maya niya makukuha yung mga runes. Pero kasi kapag ka-carry ka, maya't maya ka mauubusan ng mana. Pero tingin mo, ilalak na ba natin sa carry ng Ember Spirit to? Or pwede pa tong gamitin ni Alacrity? Hindi malabo eh, no? Pwedeng bait lang to eh, na carry Ember. Yeah, totoo, totoo. I think ito yung sa mga rason kung bakit in early pick na yung Nigma Galaxy, yung hero to, flexible pick. And we've seen teams na tinatransition din siya on the offlane role. Kanina nakita natin sa UV yata, sa UV versus Apes, yung sa division, yung naunang series natin. Tapos, kahapon ba o isang araw, yung SMG, si Raging Potato, ayun, nilaro din niya yung offlane Ember Spirit. So, yeah. Really decent opening for Nigma Galaxy. Hindi pa natin alam talaga. Oy, malay natin. This could be a Keeper of the Light mid. Diba? Ewan ko lang kung nakita mo kanina. Or kanina ba? Basta na madaling araw. Mm-mm. Sa Pilipinas, si Nine. Diba? So, we don't know. We'll see. Pwede pa. Madami pang mga adjustment na pwedeng gawin. Lalo na sinumahan pa ng NGX to ng Pangolier. Ay, Pangolier, nakikita natin. Minimit din, in offlane din, sinusupport din. So, hindi ba natin currently alam kung ano ba yung draft dito ng NGX. Same goes for the side of T1 kasi pwede itong position 5 na Trent Protector. Pero ang isa sa mga nakikita ko nag-abuse talaga ng Trent sa side ng T1 is si Sephir. So, pwede naman nila ito i-post 4 and then post 5 the Vengeful Spirit. Lalo na kung tiny ito na carry, sobrang magiging palaban ng lane na yun ng T1. Yes. Vengeful recently, hindi ganun kaganda. I would say yung win rate niya, base sa mga nakikita ko sa games. Pero ang susupport mo, I think mas maganda nga yung outcome na yun. I'm not sure this game, I think it's just another buff or help out kay Tiny. Siyempre kapag nag-teamfight ka. Yes. Pero ito, speaking of Tiny, di ba? This is heroes na most contested. Alam naman natin dito sa patch natin just because yung kanyang potential sa laning phase, di ba? And then yung manalo ko lang isang teamfight, balagbag agad yung tore mo. Mm-mm. Lakas makapang asar niyan. Pero ito, Queen of Pain, isa rin naman sa mga heroes na kung halimbawa imimid ng NGX yung Ember Spirit, kayang-kaya yung tapatan ng Queen of Pain. Pero dito na natin pwedeng malaman sa fourth pick ng NGX kung ano nga ba yung ibig sabihin ng draft nila sa ngayon. Sino nga ba ang mga support? Sino ang core dyan? Dito sa fourth pick, magkakaalaman. Pero any guess, Ishi? Iiwas ba nila yung Ember sa Kyop or itatapat na nila? Pwede na.
Kasi ito kasi mahirap eh. Hindi pa din alam ng Nigma Galaxy si kung sino yung katapat nila sa offlane, 'di ba? This could be position 5 Venge Pool and then position 4 Bandina or Cuckoo Queen of Pain. We don't know, 'di ba? So I think it's coming down sa Nigma Galaxy kung ano yung kailangan nila. They have team fight, meron silang damage. I think they need a good support. Kahit ano, akin ko kahit support yata, pick muna nila ngayon, okay lang eh. Si Keeper of the Light, ano ba siyang niro-roll ngayon kung hindi siya mid? Offlane yata, position 5 din yata eh, no? Medyo mahirap nga lang yung post 5 talaga ng Keeper of the Light. Lalo na't, pero kung Radiant ka naman, tingin ko okay lang. Ayan, yeah, support ayan, muna. Makakapag-stack kasi siya eh kung nasa Radiant side eh. Pero eto, Willow. Tingin ko etong Willow na i-pause for, no? And then, off-lane na Pangolier tayo for the side of NGX. Yes, tama, I think so too. Oo. Kasi ano yun eh, kung makikita mo, it is probably gonna be tiny. So, okay din si Pangolier laning burst against that hero. Plus, ano yan? Pangolier, Willow yan. Kung sakali man, di ba yung combo na yan? Eh, sakto, no? Sila yung magkasabay na hero na lumabas. Tama ba? Yes. Di ba? O sila ngayon yung parang magkasama sa lane. So, wala lang. Share ko lang. Natuwa ka lang na nandito na ngayon sa Captain's Mode. Yes. True lalo. Tagal nating hinintay din yung mga yan eh. Pero we are now down sa last picks ng both sides still. Nanlilin lang pa rin yung NGX with their draft. Pero, ang last pick is T1. So I guess meron silang chance. Mabubunyag muna ang NGX sa plano nila. Pwede pa sila maboset ng T1. Maganda. Pero eto Medusa and then Troll. Yung bina ng T1. So, inisip nila kay Alacrity na itong Ember Spirit. And ano ba yung mga pwede pang kunin dito? Ni IYD, ni In Your Dream. Si ano ba? Sabihin ko sana AM eh. Like yung mga Vanguard Diffusal Builds. I don't think it's that bad this game. Since kung makikita mo naman yung catch ng T1, it's hindi rin ganun. Kasolido, di ba? Pero kasi, ano ka na, medyo greedy ka na, panggol yung Ember Spirit ka pa, so kung mag-anti-mage ka pa, medyo mahirap. Lifestealer, I think it's fine if you're thinking about si Queen of Pain na posible mo maging ka-lane din, kung i-offlane to ni Cuckoo. Drow, na, hindi na maganda si Drow Ranger dito. Pero medyo slow phase din kasi yung Nigma Galaxy eh, na team. Pero, kung makikita mo yung previous drops nila, mas binibilisan nila. Or, kasi sa meta ngayon eh, pag masyado mabagal yung lineup mo, parang ma-overwhelm ka masyado. Sa, like say, sa lineup pa lang ng T1 na nakikita natin, Abaddon. So, wait, support Abaddon? Pwedeng, ano ang mas gusto mo dito? Pwede kasing i-cordon yung Vengeful Spirit, pwede rin yung Abaddon eh. Ah, sabagay, may nag-cord. Oh. Ayun. Pero Wife anong Stealer mas gusto mo? Ayan. Lumabas na nga si Wife Stealer. Tingnan na lang natin guys kung saan ba ilalagay ito. Uy, support to na Abaddon. And what is their offlane? Vengeful Spirit nga mga sir. In-adjust nila itong Vengeful Spirit. Tingin mo same path pagka support? Kasi pag support na Venge to, rekta ng Axe, diba? Pag offlane ba, same lang. Pag offlane, di ba pag offlane ka nag-ags? Pag support, iba yung item, mas iba yung iteman mo. Okay, ganun pa din yata yung route same mo. Same pa din. As a Vengeful. Kasi iniisip nila dito, ano bang hero nila dun? So, long team fights, di ba? Parang sacrificial. Si Cuckoo yung hero niya. So, ang mangyayari is, soak up mo yung damage, and then kapag meron kang ags, yun nga, kaya mo pa rin may pag-participate sa team fight since may Axe ka nga plus yung shard. Yun yung dalawang combo, di ba, na paborito nila. Pero yung kasama niya is going to be... Sino ba si Whitemon? Si Sephir yata yung mag-treant, ano? So, silang dalawa yung magkasama dun.
nangyari sa akin. Okay ka pa ba, be? Sumasayaw-sayaw ako. Okay ka pa ba, be? Ayan, okay na. Nangyari doon. Pero guys, don't forget to like and share na na-public yung ating live stream. We are your official broadcaster ng DPCC 2021-2022. Wala po tayong delay. Sana po mag-enjoy kayo dyan sa panonood and good luck din sa inyong mga bets dyan, mga sir. At nasilip ko kanina, ishi yung match winner natin na odds para sa side ng Nigma Galaxy C times 3. Napakalaki ng odds natin. Hindi ko alam saan nyo nakuha yun, ha? Bakit nag-times 3 tayo sa NGX, ha? Uy, pero looking good din tong team na to, eh. Kaya nga nagulat ako. Baka times 3 to. Ang taas naman masyado ng odds. Pero yung T1 kasi para sa akin, medyo nangangapa-ngapa sila, eh. Parehas kasi itong nagtatapat sa ngayon, guys, is tinalo ng Polaris ng 2-0. Kaya ako nasabi yung, na medyo nangangapa pa yung T1 and malakas yung Nigma times 3. Malakas talaga yung Nigma Galaxy si Daya. Isipin mo, tinusiro niyan yung boom. Pero 4-pick nga lang yung boom. Walang yaka. Oo na, 4-pick. Minalas yung boom. Sinabi ko, 2-0 yun, di ba? True. Pero baliktaya naman. tama. Yun lang ang malungkot. Baliktaya. Malungkot. Oy, pero masaya yun. Kasi karamihan tumaya sa boom, eh. So at least baliktaya sila, di ba? Kasi ako, YOLO Lords ako, eh. Ganun palagi ang plano ko. Uy, pero eto issue, ha? Tatlo na bounty rune secured agad by T1. So, good start, for the side of T1. And kailangan magbawi-bawi ng NGX from the laning phase itself. Napakahalaga pa naman ang bounty rune sa ngayon. Oo. For sure. So, ito I like the last pick Abaddon sa side ng T1. Hindi natin siya ganong napag-usapan. Pero, yun nga, with that last pick, di ba kung makikita mo yung lineup ng Nigma Galaxy C, di ba? Ang dami nilang root. Yung meron ka Searing Chains, Bramble Maze, plus yung Solar Bind pa from Keeper of the Light. So, yung mga yun, nakakainis yun when you're Queen of Pain, when you're Tiny. So, the fact na meron silang pang, let's say, reposition, meron silang Vengeful, meron silang Apotic from the Abaddon, meron din silang Heal coming from Train Protector. So, meron silang ways para, kumbaga, buisitin yung mga lack of stun. Kasi, puro root yung Nigma Galaxy, yung lack of stun ng Radiant side. Totoo. At saka laning phase, isa rin kasi yung Abaddon sa mga kayang mambugaw, di ba? Kita mo naman yung nagagawa niya dun sa may Pangolier sa top lane. Napapaalis niya and kahit paano nabibigyan niya ng good farm itong Pango. Nag-swap? Swap? Ba nang... Ay, hindi. Hindi ko kasi kita yung... Ay, hindi. Itong Tiny pala. Sorry. My bad. Yes. So, nga pala guys, ulitin nga lang po pala namin, yung isang player ng Nigma Galaxy C is merong technical difficulties sa computer niya. So, si Adam, si 343 po, yung nag-stand in ngayon. I believe he's playing Keeper of the Light. Ayan, position 5, pinalitan niya po si Poloson. Di natin alam eh, ano ba ang nangyari eh. Kalagit na, kakasimula pa lang ng game, daming mga problema. Pero di ko alam, sana na-check muna para nakapaglaro ng 5 itong NGX. Pero tignan natin kung ano ba yung magiging resulta. Is it the first blood onto the bottom lane in your dream? Napubulas siya dun ang dalawa ng T1. Trent Protector and Vengeful Spirit. Parang medyo mahirapan nga talaga lumapit dun yung Lifestealer, no? Oo. Yung right click ng Trent, napakasakit. Saka sama pa ng stun and then ng Vengeance Aura later. Talaga naman. Ewan ko na lang. Uy! Taas pala ang First Blood, guys. Di pala baba. And that First Blood is brought to you by PNXBet. Don't forget to use our registration code na Lupon WXC. Kung may mga katanungan kayo and kung gusto nyo pong bumili ng voucher, PM lang po kayo dyan sa Kuya Nick's page. Yung? Uy, ito-dive to, ah. Siyempre. Oloko, ito-dive. Ang kakatakot yung ginagawa ni Whitemon. Pero Whitemon? Level 3? 3 minutes into the game? Ay, sarap.
Napakasaya dito ng T1. Truly, truly. Saka medyo mahirap to for Alacrity eh. You're a melee hero, you're going against Kulupin, di ba? Ang sakit niyan. Ang sakit niyan sa laning phase. Pero may sasabihin ko, yung sinasabi mo kanina dun sa bottom lane. Yung Keeper of the Light. Yan, napapunish si Lifestealer nung tawag dito. Ng bench pulls and bench. Dahil yung position 5 kasi nakasama niya, Keeper of the Light. Yun kasi minsan mahirap eh, kapag yung mga ganyan yung klase, yung katapat ni Keeper of the Light. Wala siya ganong magawa, hindi niya naman pwedeng i-wave-an ng wave-an yung lane. Mapupush yung creep wave, di ba? Saka wala din kasi silang, wala silang carry na may hold. Kasi yung mga Wraith King, ganyan, or like CK, para, kumbaga, shoot sa banga yung blast niya. Hirap talaga niya na support. Pero tingin ko mamaya ang magiging bawi na lang doon ng Keeper of the Light is yung stacks na kaya niyang i-provide for his teammates. Kasi itong Keeper of the Light, pwede siyang mag-stack ng multiple camps, eh, diba? Using his Illuminate and right-click lang. So tingnan na lang din natin mamaya yung may offer na itong si 343. Pero sa ngayon, tingin ko kailangan niya talaga mag-ingat. Kasi wala siya ibang magagawa kapag naligaw siya dito kung hindi mamatay. And pag namatay siya, parang wala nang magiging ka-lane dito etong si Lifestealer. Kumbaga solo laner na lang siya doon sa may babae. Yun yung kailangan nila i-prevent. Pero pag bagsak, ni Jokam patay na naman. Second death ng Willow, guys. Aray ko. Yeah, that was a bit uncharacteristic para sa Willow and itong combination na sa Pangolier. Pero ito kasi naririnig ko sa mga pro teams, 'di ba, na interesting yung sa last pick ng Nigma Galaxy na minid pa rin nila si Ember Spirit knowing na Queen of Pain na yung makakatapat niya kasi last pick yung Lifestealer, 'di ba? So, kumbaga expected nila na hindi na magkakaroon ng magandang lane si Alacrity versus the Queen of Pain. Kasi sinasabi nila na as much as possible gusto nila na mas even yung matchup sa gitna or mas maipapalag yung mid hero nila kasi sa side lane mas madali eh, 2v2 and then you have rotation, parang nasa mid lane kasi yung magdidictate ng momentum ng game for your team. Kapag masyado mahirap yung mid game, yung mid laner mo or yung mid hero mo, ang hirap for you to join yung mga mid game 5 since yun nga laging eto na yung bakbakan sa gitna eh. All eyes sa mid lane talaga palagi. Pero eto, yung Ember Spirit, kahit pa paano si Alacrity, nakakahinga naman sa may gitna. Isa din sa mga, kahit pa paano, naging solusyon dito, or swerte pa ng Ember Spirit, is yung supports ng T1, mostly hindi rin naman pang-rotate eh. Kasi si Carl, kung tatry niya patayin na itong Ember Spirit, kailangan niya pa ng investment in terms of damage. Pero kung merong mag-plus 1 sa mid, na active na support from T1, doon nila mas kakayanin na patayin agad itong si Ember Spirit kahit na meron siyang high health. Pero yun na nga, yung supports kasi ng T1 dito, mukhang lane yung focus. So hindi masyado napansin yung Ember Spirit. And kahit paano para sa akin, goods pa din. Yung level niya, yung last hits and denies niya, still decent to think na na-counter ang isang Ember Spirit. So, even pa rin naman for me yung mid lane matchup natin and hindi siya masyado napahirapan ng Kyop ni Carl. Nakakapanibago to kay Carl. Oh, hindi ah. Lagi kasi siyang dumadive ng dumadive, diba? Tapos gusto niya lagi niya napatatay, I mean, si yung Carl. Katapat niya. As, like parang naaasiman ka kay Carl like sa recently. Kung maga kapag ahead siya, typically natotro niya dahil sa kaasima niya, gano'n. Minsan naman sabagay, din naman natotro. Talagang nakukuha niya naman yung advantage minsan. Pero may mga instances, di ba, na Nux. Ang ending nayayari spell, din sa akin. 3-4-3, huwag na lang sana naman Tagalog nun. Pero 0-3 na to, Ishii ha, for the side of T1. And then, in favor of T1, and then 2K lead pa para sa kanila. Diyos ko, ano ba laning phase ang kinain ng NGX, especially sa kanilang side lanes? Ay hindi, si Mizu ang hirap. Si Mizu talaga ang kumain ng bubog. Hindi, all three lanes kasi ng Nigma Galaxy na punish eh. Pero speaking of punish, nandito sa may gitna. Ay, naku po, nakuha na po ng Arcane.
Grabe naman si Wildman, pero sumigaw na nga si Carl. Nice dodge right there. Na-dodge ba talaga? Hindi. Wow! Alacrity! Lakas ng Amats! Aalis na muna ngayon dito. Ito, 2 support sa NGX. Wala na yung kanilang mid laner, pero Jokam, wala rin siyang ibang tatakbuhan. 2 heroes are dead for the side of NGX. And if hindi ito mapipigilan ng NGX, we are gonna go sa one-sided na game. Totoo, totoo. I mean, kita mo, diba, na-mention naman natin, they have a lot of sustain dito sa mga root ng Nigma Galaxy. And then yung Apotic, diba, even though Ember Spirit was still, yes, the damage, pero may heal from Abaddon and Treant Protector. So, though na he was able to remnant out and go back in dun sa team fight na yon, it didn't matter dahil nga dun sa mga sustains ng mga supports. Mm-hmm. Saka ang taas ng level ng Kope eh. Compared dun sa Ember Spirit, so he just have a bit of advantage. Uy, grabe, nakakainis yung ganyan minsan, Dayan eh, no? Yung hindi naaabot. Truly. Yan, no? Siya pa yung mawawalan. Doon pa siya na egol. Sa entry lang naman yun, meron pa namang obs, ayan, doon sa may cliff. Pero kapag ka nabugahan yun mamaya, makikita niya yung cliff. Pagka na-illuminate yun, pwede ding ma-deward yung Observer Ward ng T1. Pero kumusta naman si IYD? Di natin masyado napapansin. Happy ba yung farm niya? Or talaga naghihirap din? Mukhang naghihirap din. Easy, maski yung armlet niya 9 minutes into the game or almost 10, malayo-layo pa siya. Yeah, ito rin yung ano eh, minsan mahirap sa bench, sa bench pool, sa life stealer. Kapag range yung katapat mo, you don't have a lot of ways para i-punish yung range hero na yon, so makaka-pre-farm, pero wait lang. Totoo. Pre-farm talaga, pero eto na nga, Rolling Thunder, mabubundol muna yung Abaddon, mapipikilan, panandalian, pero eto si White Mom will fall, that's the first kill sa side ng NGX, pero eto, haste rune, easy ang nakuha ni Carl. Mukhang igaganti pa nila yung position 5 nila. Senuerte sa run. Yes, yes, yes. And also, I like the vision so far ng T1. Pero sa top lane, grabe si Carl dito. Killing spree na. Ikaw kasi din, sabi mo kasi, ano siya eh. Nagpapakit ng gwilas tuloy si Carl Santino dito. Yan. Yan ang gusto natin, di ba? Yung mga pagpapakitang gilas ni Carl lang hindi nahuhuli. Kasi minsan yung ganyan eh, di ba, ma-force ka mag-dive dahil lang sa gusto mong i-take yung kill na yon. Maganda naman yung plano, pero kasi pagka namatay ka ng namatay, mawawala na yung advantage mo. And ngayon naman, di ko naman nakikita nangyayari yun kay Carl. Very confident din siya kasi alam niya na as of now, wala pa talagang huhuli sa kanya. Kung meron mang mga panghuli kay Carl, kailangan munang bilin yon ng NGX. Wala pa yon sa mga natural skills nila. Yeah. Saka at the same time, kailangan nila i-make sure yung mga supports eh. Diba? Kahit nakikita nila si Carl, pag din nila nakikita yung mga supports, you cannot guarantee a kill. Yes. Kasi mamaya may Apotic, mamaya tas may living armor, mamaya ma-OG pa si Ember Spirit, diba? Ma-turn around pa yung kill. So there's a lot of maybe, ayun, dun sa likod nila. Dahil nga, tawag dito. Decent yung farm ni In Your Dream, pero yung infest combo ng ni Magalaxy C is hindi pa siya ganun nakakatakot. Compared sa, let's say, meron kang Ember Spirit na sobrang ganda ng laning phase, di ba? Or this Pangolier dominating yung lane niya. Yun, pwede yun. Matatakot ka na yung combination na yun. But since yun nga, behind yung off lane, mahirap. Mahirap for Nigma Galaxy C to make it play. Oo. Even yung mid nila eh. Hirap din. And hindi ko alam kung sino yung pwedeng gumalaw for the side of NGX. Or magtitiis na lang ba muna sila sa ginagawa ng T1? Kasi the more na magtitiis sila dito, malaki din yung chance ang mas magsusnowball pa yung T1. Kasi alam nilang di sila nilalabanan. So ang ending, magtitake lang na magtitake ng objective, etong T1. Yeah. For sure, for sure. I mean, saka, wala naman din sila gano'ng magagawa eh. They just need to wait out yung timing nila. As long as makapanalo ka ng isang teamfight, you know, you can establish yung map control. Pero kita mo naman sa ngayon, ang dilim ng mapa ng Radiant. Super. Uy! Nag-iisang ward sa baba. Wala pang pumupunta, pero kaya yata nila. Si Carl, yun nga lang, si 343 yung nakakuha. But at least, patay
yung mid ng T1. And eto na yung borrow time. White Mount tatakbo pero hinahabol pa rin siya dito ng tatlo. Patay etong Abaddon. Susunod na si Kuku. Wala pa yung Aghanim Scepter. And mukhang mayayari din ba si Kuku? Abutan ba? Abutan ba? Remnant? Binalikan? Nako po, nahuli. And that's a triple kill para kay Alacrity. Pero tatry naman ibawi ni Gabi yung mga kampi niya. Diyos ko po. Ang ganda ng pag-aabang para dun sa may Tiny. And yes, nabawi agad yung streak issue. Uy! Rapsy dude. I think it's naspatan nila yung stacks. Ang daming stacks niyan. Ember Spirit, 19 seconds. Kita mo, chinacharge nila. But unfortunately, hindi sila yata ganun ka-healthy. Mm-hmm. Darating na rin si Sephir, oh. Ay, naku na, si Kwan, si 343. Pero nakaakyat sa may cliff. Pwede sanang magpa-neutral creep. And yes, sir, neutral creep ngayon. Ito ang hindi pwede. Mizu is gonna die for 32 seconds. And nabawasan lang yung stacks easy. Pero ang kukuha pa rin si Gabi. Yeah, okay, okay yung level niya. He's been pre-farming that whole time. Pero si Carla, he's going for the usual Queen of Pain na nakikita natin from the previous patch, mm-hmm, which is yung kaya sangi nga ulit na ito. I mean, because of the roots, possibly. And kampante kasi siya eh, na as long as na, you know, nandiyan si White Moon sa likod niya, mahirap siyang patayin. Unless nga yun, ma-lockdown siya ng bongga nung Pangolier. Pwede naman, kailangan lang siguro piliin lagi ng NGX yung location nila na pagti-teamfightan. Ganda ng plano nila dun sa may mid din. Dami kasi talaga pwede din pag-bouncean ng Rolling Thunder. Pero mamaya, paano pagkawala na? So, tingnan natin kung pwede na ba yung lead na nakuha na, or win na nakuha kanina ng NGX para makuha yung mga needed items nila at this point. Pero Gabi, napakasakit na rin ng Tiny na to. Sino ba yung mga pwede niyang quick combo lang dito? Kotol? Willow? Tingko Ember Spirit pagka na... Pag siguro hindi naka-ano, pag naka-shield, pwede. Mm. Oo. Pero tawag dito, hanggang doon nung top lane, wait lang, meron yata. Mahuli nga itong Trend Protector Sphere. Huli ka, Balbon. Yari ka talaga. And kumukuha naman ng kills itong NGX. Nakakahabol-habol naman. Pero lead in yes, terms of net worth, doon sila kapos. Kailangan pa nila mag-farm, farm, 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 farm. Truly, truly. Ops, Waparino Cappuccino. Spoil niya. Ayan na nga yung swap. Oop, shield crash, makakakit ba? Swashbuckle. Ay! Yun lang! Hindi niya natamaan si Mizu. Nakagulong pa paalis. Yari. Ito side at T1. Kakalma muna sila for 1 minute. Samantala sa may top lane. Tumatrabaho naman na po ng malinis. Ito NGX. Pero malinis nga ba yun? Ang tangi nating tanong. Tiny, napakakunat. Nakita dito ng tatlo. Eh, ang kunat ng PES. Hindi talaga malalabanan. Yeah. Nakita mo yung push nila sa gitna. Nag-open up ng sobra yung mapa para sa Nigma Galaxy. See? Ang ganda ng deep wards nila sa Dire Jungle. Mas nakakapag-farm tuloy yung mga core nila with that maneuver na ginawa nila. Si Ember Spirit din. Ito, malaking bagay to pag nakuha niya yung Boots of Travel, BOT niya. Mas magiging maganda yung rotations nila. Totoo. Active na active talaga yung Ember Spirit later on. Pero eto guys, si Kuya Makuku, meron na siyang Aghanim Scepter. Isa sa mga pinaka-basic na item for the Vengeful Spirit. Pero IYD, kaya bang mabuhay ni IYD Infest? Hindi ka na makakatakas. And Life Dealer, yung third sa net worth natin. Mukhang, ewan ko ah, kung magka-climb up pa ba yan. Dire's top tower is under attack. Uy, meron Tinos. Huli ka, Balbon. Oops, hindi ka na makakagulong this time. And yung Fear, mapapauwi mo na panandalian yung T1. Pero, ang bilis umibat. Alam nilang hindi nila kaya to eh. Goodbye, thank goodbye. You, at Alacrity. Ano, Alacrity? Alakabitin yung kanyang Remnant na iswap. Alakatin, beats. Pocho, guys. Ano yun? Ay, ay, ay. And they were doing so well, di ba?
na-open up nila yung mapa, but then again, like knowing T1, alam nila na yung Nigma Galaxy C kasi, kahit nabigyan mo sila ng gantong klaseng hero, ahead pa rin yung T1, you know, they love to farm yung Nigma Galaxy C. So, syempre, kapag meron kang Queen of Pain, when you have smoke, when you have really good vision, dito sa game natin. Ito, Avatos. Pak! Gunner. Now you see me, now you don't. Wala na talaga magawa yung NGX sa ngayon. Ishii, Bangolier, parang support siya this time. Eh, lalo na kung titignan mo yung net worth niya. Or i-compare mo yung net worth niya, diba? Sa net worth ng T1. Napakahirap dito ng Pango. Napakahirap ng NGX. Pero ano yung next move na pwedeng gawin ng NGX para dumating pa tayo sa time niya? Magkapag-asa pa. Sana. Na-minus mo agad. Ay! Naku po, nabundol nga lang. Hindi to nakaya yung lahat na disable. Pero there is the swap. Si Kuko na lang daw yung kunin nyo. Pero right after that, may Agsi. May illusion na pwede nyo papatayin na yun ang Sonic Wave. Pero yung Rage Infest kay Alacrity. Sabi niya dito, tatakbo ba tayo lalaban? Blink out coming from Carl Tadino. And hahabol si Kuko. They want more. Naespatan. Itong dalawa from NGX with a wave of terror, pero matatakot pa. Itong NGX na huli. Ito si Sephir, pero few more writings, hindi pa inabutan. Napakabagal in your dream. Ang gandang pauwi naman ang coming from the willow. Pero wala, hindi ko alam kung anong plano na NGX, mga sir. Hindi ko mabasa in or out by Sanda. Ay, sino nga kumanta nun? Sandara Park? Hindi ko talaga alam, B. What is the plan, NGX? Ang gulo-gulo nila. I mean, nila, yung NGX kasi, they have decent damage, eh. Decent. But then again, yung T1, ang dami nilang sustain, di ba? Na-mention niya. Natin, and then, bato. Isipin mo yung bato. May apotic na, may living armor pa, may mist coil pa, lahat-lahat na ibinigay na sa kanya, di ba? Paano mo titibagin ang bato? Di ba? Hindi pa matalim yung pangil ni Lifestealer dito. And even si Ember Spirit, he's not that rich. Tinan mo naman yung item. May like, Mordigan into casual yeah siya, tas mag-scady yata siya next. Ayan, kung makikita natin yung item, I don't have a lot of damage yet para dito sa Tiny ng T1. At the same time, true, kung da-damage ka ng hero, kailangan mo din, syempre, unahan yung mga support sa likod, di ba? Mm-mm. So, di mo talaga alam kung anong gagawin mo rin kay Kuko, eh. Papatayin ko ba to o hindi? Ihuhuli ko ba o hindi? Kasi pagka hinuli mo naman siya, may illusion pa, may second life pa. Pag di mo hinuli, nandyan yung mga mayat-mayang magic missile, yung mga wave of terror, minus armor. Di ko na talaga alam kung ano man dapat gawin dito kay Kuko. Kita mo, one item lang ang kinakailangan ng hero ni Kuko. Palag-palag na siya. Kaya ayokong nakakalaban ng mga ganyang heroes ay yung Vengeful Spirit na offlane and then Brewmaster. Kasi yung two heroes na yun, di ba? Ags lang ang kailangan. Palag-palag na. Pero mukhang mag-rush yan tong T1, ha? Tignan natin kung papalag ba yung Nigma Galaxy C. Bramble Maze na ilagay na. Mukhang may vision naman sila ay Ate Rosan. Pero mas may vision si Kuko with a wave of terror. Nakapag-force off yung Keeper of the Light. Pero patay pa rin naman siya at the end of the day. Sonic Wave na pushback yung two heroes ng NGX. Pero Kuko mamamatay pa. Few more right clicks na sustain pa. And thanks to White Moon, walang mamamatay sa pamilyang ito. Pero yung Infest masisave ba si IYD? Hindi be. GG na ba to? Hindi ko yung word na GG. Grabe ka naman. Grabe ka naman. Yeah. Nakita mo, meron silang ano eh. Meron silang mga lockdown kahit papano. Pero puro root, di ba? And even yung Pangolier, na root din nung OG nitong si Zephyr. Speaking of si Zephyr, makita yata yung unahan. Makikipag-unahan. Kahit si Zephyr, nagpamatabang na eh. Kasi usually, pag halimbawa nakita ng Trend Protector, yung Ember Spirit. Pero yung Ember Spirit, pagka may item ha, pag may item, matatakot syempre yung Trend. Kita nyo naman yung Trend, sugod lang na sugod, walang makakapigil. And doon palang alam na natin na may mali na eh. Na hindi mayaman si Alacrity na hindi niya kayang i-quick kill etong Trend Protector. Oh, isa ka mag-isa siya dun eh. Isa siya dun eh. Saka hindi din ganoon. Wala rin siyang vision. Kumbaga, sinugal lang niya yung rune na yan. Buti wala nag-aabang sa side ng T1 on that side. Pero,
Tier 2 tower, mukhang umpisa na yata ng T1 dito. Up. Ay, nagkatabi! Si Fear at saka ito si Mizu. Okay. Pakabalang daw muna yan. Rolling Thunder na. Ibigay na. Mabubundol muna si Gabi. Pushback coming from the Blinding Light is there. Another one coming from the Rolling Thunder. Pero hindi pa rin kaya. Parang nangingiliti lang yung NGX. Kayang-kayang isustain niya ng aba dun. Diyos ko, yung ganyang buhay. Kayang-kayang niyang buhayin. Pero eto, papasok si Mizu. Wala na nga lang siyang pang-out. Pero thanks to the four staff, matutulungan siya. Pero pumasok na. Eto si Tret. Overgrowth is Gabi there. Si roll up. Gabi from Mizu. Pero eto, delikado muna ngayon. Si Kuya Makuku. Buhay ba siya o patay? Ano ba talaga? Hindi pa kumasay. Swashbuckle. It's a disaster for the side of NGX. Wala na sila ditong pag-asa. Oy! Walang ewan ko, di ko alam. Pero eto yung invest. Uy, ang bababa ng HP ng mga... ang bababa ng HP, hindi pa rin gaya. Diyos ko po, lahat pulahan na. Kulang na kulang. Wala talaga to. Walang damage, walang timing. Pinabastos na sila ni Carlo. Sheesh! Nakakatuwa yun eh sa ano, TSM. Tag dito. Pero, yeah, it's really hard. Ay, wala na yata silang magagawa dito eh. Dahil, I think sa picking phase, nagkatalo dito, Dayan. Mm-hmm. Kasi, kung titignan mo, di ba, yung sa last pick na mention nga natin, di ba, alam, last pick yung, tawag dito, yung Nigma Galaxy C. So, alam nila, yes, that it's going to be a Queen of Pain mid, most likely. Pos, tinapat pa rin nila si Ember Spirit. So for sure, alam mo na hindi magiging ganun kaganda yung lane ni Alacrity. Pangalawa is bench pull. Diba nakita nila na it's going to be a bench pull off lane, tapos pinamili pa rin sila ng Lifestealer. Lifestealer and Keeper of the Light. Yung dalawang combo na yun, hindi tugmada yan eh. Sayang yung potential ni Keeper of the Light as a hero, diba? Anong gagawin ni Keeper of the Light sa lane? Level 1. Tara, right click versus a bench versus a Trent Protector. It's not gonna work. Diba? And at the same time, kung makikipag right click ka lang doon, pabor na pabor yun for Vengeful Spirit. Kasi si Vengeful Spirit, he's a type of hero na gusto niya makapag-build up lang ng Ags and then balagbag na siya, diba? Naalala mo yung mga previous games ng mga Vengeful, na hindi na nanalo yun kasi hirap na hirap siya sa lane. And then kapag hirap na hirap yung Vengeful Spirit, hindi na makakaahawin yun 9 out of 10 ng mga laban. Which is, hindi nangyari this game. Maganda yung farm ni Kuku. Nakapag-farm din si Lifestealer, but you're supposed to punish that lane. Yung mid na talo, yung top lane din na talo sa Nigma Galaxy C. So, like, all three lanes, makikita mo talaga balagbag for Nigma Galaxy C. I didn't like yung last pick nila. I felt like na, ayang, yung Keeper of the Light na pick. Parang hindi nila na-capitalize. True. Tsaka ibang-iba na rin kasi yung meta sa ngayon eh. Kasi dati, di ba, kahit na sabihin natin talo yung isang team laning phase-wise, as long as meron silang, alimbawa, mga Medusa, mga AM, mga ganong heroes, meron sila pwedeng asahan pagkadating ng late game eh. Kasi yung mga games kasi natin sa ngayon, even though may mga ganong heroes na napipick, Medusa, sabihin na natin na AM, in the early na din kasi yung mga yan eh, di ba? Paunahan na talaga itong mag-online. And then right after that, objective taking, lahat ang kaya mong kunin, ubusin mo, lugiin mo sa farm yung katapat mo. And yun talaga yung ginawa ng T1. Nakakapatay yung nakakapatay yung NGX, pero hindi lagi nagre-resulta ng objective, ng pagbaba ng lead ng T1. Wala talaga guys, dominating yung T1 dito sa may game number 1. Pero, para sa mga tropa natin na Betlords dyan, ayan guys, tataya tayo for the game 2. And best of 3 naman to, so pwede nyo pang pusuan yung inyong mga bets dyan. No, hindi ko alam kung ano yung ginawa doon ni boss ko. Huwag nyo ako i-chismis, guys. Pero game 2, Ishii. Tingin mo sa performance ng NGX, kaya na to 2-0 ng T1? 2-0 muna, para okay, makapay niya. Okay, direct. Okay, direct. Ikasa mo na ang 2-0. Ay, taya-taya ng first blood. Kung sino yung mataas sa odds. Kung sino yung mataas. Oh, mataas sige. Ang Nigma. Kaya tayong ibigay yan. Yan. Tapos, 2-0 na daw, sabi ni Ate Ishii. Tawag dito. Di, Dayan, kasi tinanong si Kuko kanina. Sabi ko kung gano'n ako siya ka-confident dito sa game na to. Sabi niya, 70% daw. So, 70% napakaganda ng odds noon, di ba? Kung, siyempre, siguro napaghandaan talaga nila ng bongga tong team na to para sabihin niya yon.
Yes. Oh, may free bet din, guys. Check nyo pala yung mga PNX bet accounts nyo. Kung baka meron kayo mga free bet dyan na mimigay etong si PNX ng mga free bets. And check nyo din lagi yung email nyo kasi may mga bonus din siyang binibigay kung halimbawang sa casino naman po kayo tumataya. Uy, pero alam na alam ni Diana. Alam mo din yan. Alam mo din yan. Pero tingin ko maniniwala ako kay Ishi sa 2-0 na sinabi niya dito, pinredict niya para sa ating game 2 or para dito sa may series. Kasi nakita ko na kumuha na ng power si Boss Kuko. Nakita natin lahat yun dyan sa comment section. Kumuha na ng powers. Tapos after nun, awak sa keyboard Golden mouse. Meron niyang powers, guys. Meron niyang plus lakas para sa game 2. So, habol na kayo. PNX Bet, gamitin niyo yung code natin na Lupon. May t-shirt natin. Pero guys, Steady Gold, may t-shirt natin. Diba? Yun yun, diba? Alam mo ba may kwento ko dyan, Diana, no? So, yung t-shirt natin na yun, diba? Siyempre, bago pa ako sa Lupon, kasama ko si Kuya Nick. Sabi ko, Kuya Nick, anong ibig sabihin ng t-shirt natin na yun? Tapos yun nga, balik tali mo. Ano sabi sa'yo? Ah, in-explain niya talaga sa'yo? Balik tali. Kasi siyempre, ako malay ko ba? Alam si saying, baka mamaya, na may ibig sabihin, di ba? Siyempre, ako malay ko ba, di ba? Steady uk-uk muna tayo. Steady uk-uk. Pero guys, natata talaga ako lang iya. Ito si Kuko, mabilis ang mga pangyayari. Guys, magta-take mo na po tayo na quick break. Best of 3 po ang ating laban. And kapag meron ng draft for the game 2, magbabalik po kami ni Ishi. But for now, paalam mo na po mga sir. But with the next gen 360Hz dual driver IPS panel, these panels deliver top-tier refresh rates so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA